ating lahat, guys. Ngayon, ipapakilala ko yung mga rabbit natin. Yung mga breeders. Soon to be breeders. Bago ko pala sila ipakilala, guys, isang tipid tips muna. Ayan, gumamit tayo ng karton para maging name tag ng mga rabbit natin. Ayan, guys, pwede kayong gumamit ng ganyan para paglagyan ng kanilang pangalan, kung ilang months na sila, at layong-layo na dun sa mga nganak na rabbit. Una pala sa breeders natin is si Seri. Seri ay isa sa mga 8 original breeders ko, yung pinakaunang rabbit ko. 1 year na siya noong April 15 sa akin. At isa siyang upgraded palomino. 3 beses ko na siyang napanak at pang-apat na ito kung manganak siya sa May 1. Ito pala yung sinasabi ko, guys. Andyan yung breed ng mother at father ng magiging kids. At andyan din yung kung kailan siya na-stud at date of birth ng soon-to-be kids niya. Next naman is si Lala. Isa siyang doe or babae. Siya ay 5 months na dito sa Bantay Rabbitry. At isa siyang up chinchilla at up PS100. Ayun, guys, isang buwan na lang at mapapa-stud na natin siya. At sana makadami siya ng produce. Isa siya sa magiging material natin para maka-upgrade tayo ng pangkatay na rabbit. Next naman, guys, is si Alaska. Isa siyang doe at kakapanganak niya noong April 24. Si Alaska ay crossbreed ng upgraded Teddy Lionhead at saka local New Zealand. Si Alaska pala ay first time niyang manganak. Pero wala pa siyang 6 months nung pina-stud ko. 5 and a half months siya nung pina-stud ko. So far, okay naman. Alam niyang alagaan yung mga anak niya. Next naman is si Bear Brand. Isa siyang buck. Ito pala, guys, yung father ng anak ni Alaska. Si Bear Brand ay crossbreed ng F1 Palomino at Lionhead New Zealand. Kung mapapansin nyo, guys, hindi siya gaano kalaki sa age niya na 7 months. Ganyan talaga, guys, yung mga pet type, cute size lang. Next naman is si Wilson. Isa siyang buck. Si Wilson ay isang crossbreed ng Upcali at saka Up Chinchilla. Ito, guys, nung nakuha ko siya, para siyang mailap. Pero ngayon, siya yung pinakamabait na breeder buck ko. Ito pala, guys, nilagyan ko siya ng lalagyan ng pagkain dito. Hindi gaya dun sa iba na nakalapag lang yung pagkain nila kasi pag nilalagyan ko siya ng mga damo, kinakalat lang niya. Parang hinuhukay-hukay niya tapos iniihihan niya. Kaya nilagyan ko siya ng ganyan. Kasi sayang yung mga damo at hindi biro ang magdamo, guys. Yeehaw! Next naman, guys, is si Lulu. Isa siyang buck. Ito is kapatid ni Lala. Kaya para silang up chinchilla at up PS100. And guys, maamo naman siya eh. Kaso minsan may pagkadugyot siya. Pag naglilinis ako, kinakalat niya yung ihi niya. Kaya tumatalsik. Ito naman, may basket din siya ng pagkain. Kasi same sila ni Wilson. Iniihiyan nila yung mga pagkain nila. Sunod naman, guys, is si Esperanzo or in short, Ranzo. Siya ay same batch kay Bear Brand. 7 months na din siya. Siya ay off color ng F1 ang blue. Or yung tinatawag nilang American blue. Ayan, guys, kung mapapansin nyo, madami siyang spotting ng yellowish color dun sa fur niya. Ayan, guys, yung mga ihi nila na nagtatalsikan, nagbabasaan sila ng ihi kung minsan yun yung mga ginagawa nila. Next naman, guys, is si Syria. Siya ay same batch kay Seri, kaya pinangalan ko sila ng Syria at Seri. Isa din siya sa original 8 breeders ko. Isa siyang upgraded palomino. Same kay Seri, 1 year na siya sa akin. Naka-2 panganak na siya sa akin at isang nag-falls sa pangatlo niyang panganak. Ngayon, guys, tingnan natin kung manganak siya sa pang-4. Dito naman, guys, puntahan natin si Lucy. Isa siyang doe at crossbreed ng upgraded Flemish Giant at Pure Cali. 2 months pa lang siya, guys, kaya medyo maliit pa siya. Looking forward tayo, guys, na kung ma-meet niya ang breeder age niya is makuha niya yung tamang laki niya. Mabait naman si Lucy, guys, kaso ang problema ko sa kanya, lagi siyang ganyan, kaya minsan akala ko na it's stroke na siya. Next naman natin is si Rere. Siya naman, guys, is part pa rin ng 8 original breeders ko. Siya lang yung naiiwan na local New Zealand. Naka-3 panganak na siya sa akin at isa siyang survivor ng mange. Ayan, guys, mapapansin nyo, payat siya ngayon kasi kawawalay lang ng mga anak niya. Pagpapahingayin natin siya ng 2 weeks bago natin siya ipa-stud ulit. Next naman is si Maxi. Isa siyang upgraded Californian at same lang sila ni Rere na kawawalay ng anak.
Meron lang silang 3 days gap sa panganganak. At same pala sila ni Alaska guys na 5 and a half months na pina-stud ko na sila. At nung nanganak sila, okay naman. Kaya nilang alagaan yung mga anak nila. Lahat ng 6 kids niya is nabuhay lahat. Sunod naman is si Ruffle. Siya naman guys isang F1 Californian. At isa siyang buck. Ito pala yung pinakabata nating buck. 3 months pa lang siya ngayon guys. Ngayong April at 1 month pa or 2 more months, pwede na siyang mag-stud. At lastly guys, I see Yuri. Isa siyang doe. Siya ay crossbreed ng mixed lion head at lion loop. At 2 months na lang, pwede na natin siyang ipa-stud. Si Yuri guys is mabait naman, kaso pag binuksan mo itong cage niya, may tendency na lalabas at lalabas siya. Makulit siya, gustong gusto niyang pinapakawalan. Additional pala guys, maliban sa rabbit, meron din tayong GP or guinea pig. Ganyan sila guys, lagi silang maingat. Yan pala guys, si Milk at si Tea. Kaya kung banggitin yung pangalan nila, Milk Tea. At wag na wag niyong babanggitin na isahan lang ang pangalan. Kasi parang iba yung ibig sabihin. Trivia pala guys, dun sa mga pinangalan natin sa mga alaga natin. Kasi madalas guys, pinapangalan ko sa pinagkuhanan ko ng rabbits o yung sa lugar kung saan ko sila kinuha. Or minsan kung paano ko sila nakuha. Ito guys, si Wilson. Pinangalanan ko siyang Wilson kasi ang pangalan ng pinagkuhanan natin is Jewelson. Sakto naman na lalaki siya, so fit lang sa kanya yung Wilson at siya ay from Bimekag. Ito naman guys, si Yuri. Ito kasi guys is rabbit ng pamangkin ko. Which is, yung pangalan ng pamangkin ko is Zaria. So, Zay, Patras, Y, kaya nag-isip ako ng pangalan, naging Yuri. Yung pangalan pala ni Yuri is hindi galing dun sa place or sa pangalan ng seller, kundi basta ma-relate nang natin yung pangalan niya dun sa may-ari. Which is yung pamangkin ko, si Zaria. Sunod naman is si Esperanza or si Ranzo. Pareha sila ng pinanggalingan ni Yuri. Sila ay galing sa Esperanza, kaya pinangalanan ko siya ng Esperanzo. Lalaki kasi siya guys, kaya hindi ko pwedeng ipangalan ang Esperanza, kaya instead of Za, naging Zo. Sunod naman guys is si Ruffle. Pinangalanan natin siyang Ruffle kasi nakuha natin siya ng libre dahil sa paraffle ng SRRA or yung association dito sa season na Season Rabbit Racer Association. At ang nag-sponsor sa kanya is si Sir Eric Gaspar. Kaya sa Rabbit Association ng season, maraming salamat po. At ang panghuli guys is si Seri at saka si Siria. Yung pangalan nilang dalawa is kinuha ko dun sa place na pinagtrabahuan ko noon, which is sa Bato sa 2 Seri at sa Siria. Ayan guys, nakilala nyo na yung mga rabbit natin dito sa Bantay Rabbit Tree. So ngayon guys, yan muna ang lineup natin. Nasa stage pa lang tayo ng upgraded at F1. Kasi guys, ang main goal natin dito ay pangkatay na rabbit. Kaya yung mga rabbit natin is more on meat type. Ito pala guys yung sinasabi kong page ng SRRA. Please like and follow guys. Thank you.